soon. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. An enemy has been slain. Double kill. Welcome to Mobile Legends. So yun nga, hello guys, ang dami kasing nagtatanong ngayon ng mga about sa build, sa mga technicalities regarding kay Cupra. Ayun, so ngayon, itong i-discuss natin is about lang sa mga skills or mga itemization ni Cupra. And malamang marami na sa inyong gumagamit ng Cupra. Ito is para dun sa mga hindi pa gusto mag-aral ng Cupra or gumagamit ng Cupra pero alam na nila gamitin yung skill pero hindi nila alam kung para sa nito, ano yung mga effect or paano pa pa-enhance yung damage or yung mga attribute ng Cupra. Okay guys, start tayo din sa yung hero ng Cupra, okay? Alamin muna natin kung ano yung passion. Okay, sabi lang dito, Cupra activate spell first. So, ganito yung tura nung passion ni Cupra guys. Yan. Kita niyo yung bilog. You know, may inatake siya, di ba, na ano. Ito, ulitin natin. Yan. Nagkakaroon siya ng circle na ano. Ayun o. Pack. Yung circle na yun, ay yung, ano tawag doon, is spell curse. Ayun yung, ano, may damage yun sa kalaban at the same time, may return na HP. Pero ang cooldown doon nun is every 12 seconds. Okay? To increase the range of the next basic attack. Tapos nagdi-deal siya ng magic damage. Okay? So, ang factor, sabi dito, medyo technical kasi ito. May mga plus 120% pa. Ang, ano lang na, plus 6% of his max HP and slowing them by 30%. Ibig sabihin nun, guys, kapag mas mataas yung HP ni Cupra, yung spell curse, mas malaki yung damage sa kalaban. At the same time, sabi dito, Cupra restore 8% of his max HP. Ibig sabihin, kung mas mataas ang HP ni Cupra, mas malaki yung damage niya sa kalaban. At the same time, mas malaki yung return na i-restore sa HP ni Cupra. Okay? So, ganun yung concept ng passive ni Cupra na spell curse. Tapos, hindi lang yun. 12 seconds yung cooldown ng passive na yun, yung spell curse na yun. Every time na yung kalaban is naka-crowd control, nare-reduce yun into 8 seconds kasi may bawas na 4 seconds yun. Sabi dito, the CD of spell curse will be reduced by 4 seconds. So, every time na tumatama yung mga crowd control ni Cupra, first skill, second skill, or ultimate, tapos na-crowd control yung kalaban, magiging 8 seconds. May pambato ka ulit ng spell curse. Okay? So, ayun yung passive ni Cupra. Para sa mga gumagamit ng Cupra dyan, okay? So, yung first skill natin, Tyrant's Revenge. Sabi rito, ito na yung ano, yung nag-charge si Cupra, okay? Lagi natin narinig pag nag-charge. Ito yung tsura niya. Pak! Ang ano na ito, Cupra pulls the bandage on his arms to launch himself in the specific direction, dealing physical damage equals to 150, so may basic damage na siya na 150 plus 7.5 times extra physical attack of his max HP to all enemy units on the fat. Ibig sabihin nun guys, basically may basic na 150 damage yung Tyrant's Revenge. May additional damage siya. Tapos ang multiplier niya, kung mas mataas ang HP, mas mataas pa yung damage ng Tyrant's Revenge niya. So, nagiging factor pala sa kay Cupra, sa spell curse, pati sa Tyrant's Revenge niya, na pag mas mataas ang HP niya, mas malaki yung damage ng mga to. Okay? So, sabi dito, when blinking to the furthest distance or encountering a first enemy, Cupra will immediately stop. Ibig sabihin, pag may nakasalubong siya agad na hero, doon na siya ihinto, okay? Pag walang tinamaan, edi walang tatama na damage. So, pag may tinamaan na tatlo or apat na magkakatabi, lahat yun may damage. May knockback din yun.
Tapos at the same time, walang kinalaman yung damage ng Cupra kung mas malapit ba or mas malayo yung pag-charge ni Cupra o mas matagal. Okay? Basta yun, sabi lang dito, knocking them in the air up to 1.1 seconds. So, unang tatamaan, siya yung mananakpak. Okay? Yung 150 na yun, nagre-range pa yung damage nun depende sa level nung Tyrant's Revenge. Okay? From 150 to 250, guys. So, again, so may factor yung mas mataas ang buhay ni Cupra dun sa Spell Curse, pati dito sa Tyrant's Revenge. Ngayon, yung Bouncing Ball. From the name itself, guys, Bouncing Ball, anong tumatakbo sa isip nyo? Diba? Tumatalbog na ball. So, si Cupra, sabi dito, uses bandage to wrap himself into a magic bouncing ball, increasing his own physical and magic defense by 50%. Ayun dati, akala ko dati yung second skill ni Cupra. Nagtataka ako sa mga napapanood ko na nagkukupra. Nung hindi pa ako nagkukupra, guys, ha? Sabi ko, bakit ganon? Ini-skillan si Cupra, for example, ni Lunox. Ang layo ni Lunox, bakit siya nag-second skill? Si Cupra, yun pala, may additional siya na physical and magic defense na 50%. So guys, kumukunat pala si Cupra kapag nag-bouncing ball. So yun pala din yung concept nun. Then ito pa, enemies trying to use green skills to move across Cupra will be knocked airborne. So ganito itsura niya, guys, ha? Yan, si Saber, yan. Meron, ayun, nag-dash siya, di ba? Hindi siya nakatawid kay Cupra. Ibig sabihin nun, na-block siya doon. So yung mga nabablock ni Cupra na dash, kay Ling, second skill ni Ling, kay Fanny, kay Cho, yung dash ni Cho. Ayan, yung mga si Lancelot, yung may mga dash, okay? Nabablock yun ni Cupra. Si Harit, yan, yung mga naka-counter ni Cupra, ng bouncing ball ni Cupra. Pero alam ko si YSS, pati si Bruno, nakaka-dash sila doon. Hindi ko lang kung bakit. Ayan, ganun din yung flicker ni Cupra. Pero may technique dyan, guys. Once na nag-Tyrant's Revenge ka, kung ano, first, mag-flicker ka na agad kung tingin mo may follow-up na damage. Kasi guys, siguro for sure, may follow-up na agad na bouncing ball yun. Pagka na-Tyrant's Revenge ka ni Cupra. Okay, guys? So yun, may additional defense siya. Tapos, pinablock niya yung mga ano, gumagamit ng skill, ay na blink skill. Okay? Tapos, may damage pa yon, okay? Tapos, may slowing effect pa yon sa kalaban. So, yung defense pala ni Cupra, mas tumata siya kapag mas nag-level up yung bouncing ball. Okay? Ito yung scale niya. From 50% up to 100% kapag na-max niya na yung bouncing ball. Okay? So, ayun o. Yung extra na sabi dito, equal to 50 plus 3.5 times positive of 2% of extra physical attack percent of his max HP. Ibig sabihin, again, hindi lang pala yung Spell Curse and Tyrant's Revenge, pati pala yung Bouncing Ball, may factor yung pag bumubuo ka na mataas na HP ni Cupra. So, ayun yung maganda kay Cupra, maganda yung mataas yung HP mo. Okay? So, ayun. From 50% to 100% yung defense increase kapag nile-level up mo yung bouncing ball. Okay, guys? So, ngayon si Tyrant's Rage naman tayo. Ano ba yung itsura ni Tyrant's Rage? Ayan. Nakita nyo? Hindi. Kung napansin nyo, hindi na-stand si Saber. Kasi ganun talaga yung definition ng Tyrant's Rage ni Cupra. Okay? Kapag walang technicalities, okay? Cupra pulls back all enemy targets around him towards his front. Okay? Once na pinindot nyo lang, halimbawa, newbie kayo kay Cupra, hindi nyo pa alam. Nung una-una, pag pinindot mo lang yung ultimate ni Cupra, guys, kung sino yung nasa harap niya or lowest HP siya, itutulak niya lang yon. Tapos yung tinulak niya na yon, may slow effect yon. Okay? Wala siyang stun kasi hindi siya, ayun, sabi dito, front dealing 300. Ayan, may damage siya na physical damage. Tapos may slow sila ng 1.21. Okay, so ito naman yung para sa mga may alam na gumamit ng Cupra. Madalas kasi ginagawa natin, ino-ultimate natin doon sa wall. Para meron siyang, if the enemies are knocked against walls,
may extra physical damage kasi siya, di ba guys? Equal to 150% of his skill damage will be inflicted upon them and they will be stunned instead of slowed. So guys, yun. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan i-stun mo yung kalaban mo. Minsan, kailangan mo lang din kung tingin mo pag pinalapit mo ba sa kakampi mo, mababurst nyo na yung kalaban. Pwede nyo naman minsan palapitin lang kahit naman hindi against the wall. Pero mas maganda kasi yung wall kasi may additional damage siya. At the same time, stun kasi yun. Kumbaga walang magagawa yung kalaban mo kung wala silang purify. Pero yun, so ayun guys, may dalawang klase na effect yung Tyrant's Rage, slow effect. And kapag against the wall, may stun siya and may additional damage siya. Okay? So, wala naman sinabi dito sa definition na yung Tyrant's Rage is nagbabago yung damage or tumataas kapag mataas ang HP. So, wala siya pake kung mataas ang HP niya or mababa. So, ang may pake lang kapag mataas ang HP niya is Spell Curse, Tyrant's Revenge, Bouncing Ball. So, ganun yung concept ni Kupra sa mga ayun, sana may natutunan kayo bago ngayon sa itemization lang tayo guys. Kay Kupra. Since mabenta siya sa rank game and sa tournament. So, ito, again, dalawang boots lang yung iaano ko kay Kupra, okay? I-re-recommend, okay? Sa warrior boots? Para sa physical defense, syempre, di ba? Para mabalance nyo yung, yung attribute ni Kupra. And top boots, may magic defense siya. And at the same time, nire-reduce niya yung time yung CC ng kalaban ng up to 30%. Ng 30% actually, fix siya. Okay? So, ayan. Ayun lang yung suggest ko. Siyempre, dapat pag-tanka situational yung item mo, di ba? Either kung maraming magic, siyempre mag-tapots tayo. Kung maraming crowd control, mag-tapots tayo. Pero kung more on physical damage sila, tapos di naman masyado crowd control, warrior boots. Okay? Malinaw ba yan? Then, ito, pag may kalaban kayong carry and isang mage, okay? Ito yung suggested ko lang. Itong unang, pakian na lang. Yan. Athena. Athena shield para dun sa mage ng kalaban. Kasi madalas ngayon may one mage na, di ba, sa rank game. Ayun, Athena shield. At the same time, may 900 HP siya para dun sa tatlong skills or dalawang skill ni Kupra na first skill, Tyrant's Revenge, Bouncing Ball, and Spell Curse. Okay? At the same time, may magic defense siya para dun sa sinasabi ko, carry plus 1 mage. Again, yung shield ni Kupra. May ikot ha. Yung shield ni Kupra, guys. Yung shield ni Athena. Asan na yun? Sorry, guys. Yung shield ni Athena, kahit pa paano, yung true damage na ibibigay ni Kari. Ma-absorb ng Athena shield. Okay? Pero, di ba alam naman natin si Kari kasi mamaya explain ko sa inyo. Ayan, pag may kalaban kayong Kari tsaka isang mage ko, first item ko, Athena. Second item, Immortality. Ayan, again, may physical defense siya. Tapos, mayroon siyang 800 HP para dun sa top 2. May factor ng HP kay Kupra, okay? Tapos, siyempre, kung bawa, nag-dive in tayo sa kalaban, tapos sumablay tayo, or palagyan natin tumama, tapos, na-burst agad tayo. At least, kahit pa paano, may backup na tayo na kasama. Okay? Kahit paano, mabuhay tayo. Kung bawa, may flicker pa tayo, may chance pa tayo mabuhay, or makakabito pa tayo ng skills, di ba? Yan, Immortality. Pangatlo is Brute Force. Okay, may, siyempre, si Kari. Pang third item na natin to, may item na yun si Kari. Hindi naman lahat ng damage ni Kari, true damage yan. Nag-i-stack pa bago maging true damage. Unang damage ni Kari, physical damage yan. Okay? So, kailangan mo rin ng physical defense. So, by that, isa yung brute force sa mataas yung physical defense na item sa Mobile Legends. The same time, si Kupra kapag gumamit ng skill, meron pang additional na move speed na 3%. Okay? Tapos, meron din siyang additional na physical and magic defense. Isipin nyo, nag-bouncing ball kayo na may additional 50% na, may additional pa pala siya na plus 4 ng physical and magic defense. Last 4 seconds. Tapos, nag-i-stack daw siya up to 5 times. So, for example, in 4 seconds, nakapagbitaw kayo ng 5 skill kay Kupra. For example lang, ha? Yung 3% pala na mag-speed mo, nagiging 15% na additional, okay?
Tapos yung physically magic defense yung natamasan by 4 o yung by 20. Kung nakapagbitaw kayo, syempre, ano yan, kung ilan yung mabibitaw nyo, ayun yung stock na sinasabi ni Proof Force. Okay? So, pang-apat, syempre may item si carry, diba? Si carry, more on carry defense na tayo dito. Si mage, okay na yun, Athena. Kasi kung one mage lang naman, okay na yun. Ito, dominant sa ice, okay? Wala siya binibigay ng HP, so yung passive, tsaka yung ano, walang effect. Pero more on defensive item na to. May plus 70 physical defense siya. Ang taas niyan, guys, plus 70 physical defense compared sa brute force, diba? Tapos, may yun yung mga dumidikit kay Kupra, nililower niya yung move speed ng 10% and yung attack speed ng by 30%. So, si Kupra kasi, diba, tipong dive in yan kung mapasok sa kalaban. So, more on, ano yan, pag nakadikit na siya, gumana yung passive nito. May slow effect na yan. Tapos, kanibawa, pumalag sila ng malapit sa'yo. Kahit pa paano, yung attack speed nila, may ano, slow effect yan na. Kailangan mas yung mga milis lang yan na or yung mga nakadikit kay Kupra. Doon lang mag-e-effect yung dominant ice. So, wala siyang HP, yung passive ni Kari sa pag mas mataas ang HP, mas mataas damage. Kahit paano, nanenegate mo yun. Last item for Kari is Blade Armor. Okay? Again, walang HP, hindi gagana yung walang additional damage sa Tyrant's Revenge, sa Bouncing Ball, tsaka sa Spell Curse. Pero, more on physical, ano ka naman, kahit pa paano, yung passive nito, may return damage siya na 25%, okay, ng physical attack ng kalaban. Yung matatanggap natin. At the same time, may plus 90 siya physical defense. Para kay carry yan, okay? So, ito yung first item natin, kung may carry at isang mage yung kalaban. Ngayon, kung may Esmeralda, tapos may isang mage yung kalaban, ang suggested na item ko is itong pangalawa. Okay? Ngayon, yung boots, again, magbabari na lang yan. Pwede niyong gawin top boots yan or warrior boots, ha? Ginawa ko na warrior boots kasi yung mga sunod na item, nakapokus siya sa magic defense. Ito, yung curse helmet, guys, isa siya sa mataas na binibigay na attribute na HP dito sa items na to. Unang-una dyan is yung Guardian Helmet. Pero, since mahal yung Guardian Helmet, 2,200, dito tayo sa Curse Helmet. So, again, sa hindi nakakala, may Magic Defense yung Curse Helmet, guys. Tapos yung passive niya pa, may burning yon na 1.5% na magic damage equals to the max HP. Ibig sabihin, mas malaki yung burn nung magic damage nito, yung burning effect ng Curse Helmet kung mas mataas ang HP ni Kupra. So again, yung 1200 HP niya kapag dinagdag mo pa dun sa ano sa XP ni ano, mas malaki yung burn na matatanggap mo. Mabibigay mo sa kalaban at the same time, yung attribute ng Curse Helmet doon sa tatlong sinabi ko kanina is maganda, okay? Since dumidikit din naman talaga ito si Kupra, magandang first item, Curse Helmet. May magic defense din siya para doon sa mage ng kalaban and para sa Esmeralda, okay? Second item is Oracle. Again, si Esmeralda nagnanakaw ng shield kaya hindi ko, hanggat mara hindi ko recommended yung Athena. Pwede ka naman mag-Athena kung di ka masyado dumidikit kung tingin mo. Kaso si Kupra kasi guys, madalas yan dumidikit talaga. Dahil na kung core si Esmeralda, didikit at didikit ka nung kailangan mong ego yun. So, ito mayroon siyang CD reduction na 10%. Ganda ng attribute na yun, ha? Tapos 850 na HP. At the same time, may magic defense siya. Okay? Tapos yung absorption, yung shield na binibigay ni, ano, or regen na binibigay ni Oracle. May additional siyang 30%. So, yun. Para lang naman sa magic defense yung habol natin dyan. And yung HP CD reduction. Okay? So, yan. May Esme. Ito yung suggested item natin. Third one is Immortality. In-explain ko na kanina yung effect ng Immortality. Fourth item is malamang may Esmeralda, may mage siya. Meron kahit pa paano, may physical damage siya mga yan. Itong Antikiras, again, mataas yung binibigay niya 920 HP. Maganda uli yan sa tatlong skills ni ano ni passive and yung skill na binibitaw ni Kupra. Okay? Tapos may HP regen pa siya. Tapos, sabi dito, when enemy hero attacks, ibig sabihin, kapag inatake ako, yung Kupra ng mga kalaban, yung physical and magic attack, yung
physical and magic attack nila, nababawasan ng 6%. Diba? This effect lasts 2 seconds. Stacks up to 3 times. Ibig sabihin nun, kung mabilis yung attack speed nila, guys, in 2 seconds, mag-i-stack siya ng up to 18%. Okay? So, ayun. Maganda tong anti-kiras kapag may mga holy crystal yung kalaban. Kasi pag may holy crystal, mataas yung magic attack ng kalaban. And again, maganda to kung halimbawa may Esmeralda, kasi Esmeralda malamang yan. Ano yan eh? Ang bobo ay yan, Calamity, Rapier, and Holy Crystal. So maganda yung anti-kiras doon. Last one is Brute Force. Again, yung in-explain ko kanina, yung additional move speed and physical and magic defense every time na nag-skill siya, at the same time HP and physical armor. So yan yung pangalawa. Then yung pangat na naman, guys, na item. Ito yung common na item na madalas na ginagamit ko. Ito na yung default na item ko sa kay Kupra. Kapag halimbawa wala namang carry, walang Esme. Ayan. Curse Helmet. Again, yung in-explain ko kanina, papatas ng HP. Hindi na ako nag-oracle since wala namang. Madalas kasi ngayon may isang mage na eh. So, Athena mo. Warrior Boots para may physical defense ako. Magic defense. Tapos Athena. Oops, si Dexy in-invite tayo. Mamaya na, Dexy. Ayan. Athena Shield. Para dun sa HP and Shield. Para sa mga mage. Immortality. Para mabuhay ulit. Antikiras, again, in-explain ko na kanina. Yan, yung HP niya ang habol natin. At the same time, yung nire-reduce niya yung magic attack ng kalaban and physical attack ng kalaban. Brute Force, ayan. So, ayan guys, ayun yung mga item natin. Paki-screenshot na po. So, situational. Kailan ba tayo gagamit ng, tingnan natin ibang item. Kailan ba tayo gagamit ng Guardian Helmet? Ito, pwede naman itong Guardian Helmet. Actually, talaga kay Kupra, since ano eh, ano ba to? Kung, halimbawa yung snowball na snowball tayo, tingin nyo kayang-kaya nyo na ano. Kung gusto nyo wala ng uwian, kung tingin nyo basag na yung kalaban, taas kasi ng regen ito, 100 HP. At the same time, yung passive niyan, yung 1,550 na HP, diba? Twilight Armor, halimbawa, may mga Aldous kalaban, maganda to kasi ay, iba na pala to. Ayun na tama, will not exceed 900 points yung physical damage, diba? Ayan, tapos critical reduction. Kay Bruno, maganda rin yan. Okay, so explain natin yung ibang item next time, guys. Kay Focus muna tayo kay Kupra. Pero Brute Force yung last item. Ayan. Sana na-screenshot nyo to. Ayan. Ngayon, sa emblem naman, guys, na ginagamit ko kay Kupra. Again, meron akong explain ko yung mga ginagamit ko kay Kupra. Ito, ginagamit ko kapag may carry yung kalaban. Armor. Ayan. More on HP vitality yan. Siyempre, yung passive ni Cobra, diba? HP kailangan natin yan. Pansin yung naming convention natin. 40 armor HP. Kasi, ibig sabihin niya, para sa amin na, kapag yung tenacity, wait lang. When health is below 40%. Ibig sabihin, guys, kapag yung buhay ni Cobra, mas mababa na sa 40%. Nadaragdag pa siya ng physical and magic defense ng 35. Okay? So, ayun, maganda kung gusto nyo magpakulat talaga. Kung ang gusto nyo mag-price, magpakulat talaga siya. Tapos, physical defense. Ito yung pag may carry na. Ayan yung group ko. Ayan yung group ko. Ngayon, kung masyado sila madami mage, yung iba kasi CD reduction yung nilalagay. Pwede naman, guys, kayo. Sa inyo yan, again. Kung ano yung play nyo, kung tingin nyo. Okay lang, hindi naman CD reduction kasi more on your skills yan. Malaking tulong din yung CD reduction ng 2.5. Pero ako, again, in my perspective, ito yung sa akin kapag may carry, okay? Yung pangalawa, ito yung magic defense. Kung masyadong madaming mage yung kalaban, tapos gusto nyo makunat talaga, ito yung suggested ko na emblem. Ngayon, kung gusto nyo yung Kupra na dumadamage, ito yung suggest ko. Maganda rin talaga itong Concussive Blast kay Kupra. Okay? Yan, again, itong vitality. Ano to, kailangan to. Lagi itong ano. Ngayon, nagbabari siya dito sa pangalawa. Kung magic defense, gusto nyo, physical defense, or CD reduction. Okay? Kayo nang bahala, guys, kung anong play nyo. Okay? Kasi itong Concussive Blast, di ba? After the next basic attack, till 125, plus 7%, ibig sabihin 125 plus 7% of total HP.
Ibig sabihin, yung conclusive blast, bagay na bagay kay Kuka. Kasi nga, yung mga si Kupra, tipo pinapataas natin yung HP, yung tatlong, ano niya, Spell Curse, Tyrant's Revenge, Bouncing Ball, may pangkol yung HP. Tapos, may conclusive blast ka pa, diba? Yung sumasabog. May 15 seconds cooldown nga lang siya. Ibig sabihin, sa isang minuto, apat na beses mo lang mapapakinabang. Since ano lang naman to, emblem to, diba? Hindi naman to skills. So, maganda na yan para kay Kupra. So, ayan guys, yung apat na emblem natin kay ito pwede naman CD reduction again, kayo nang bahala dito sa kung anong pack, kung anong gusto nyo, ano, kung physical defense or magic defense or CD reduction. Ayan guys, so ayun yung ano natin, mga para sa mga gusto magtanong kay Kupra. Again, sana may additional information sa inyo ito. Maraming salamat sa inyo guys. Ayun, have a nice day. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna